sa lahat ng mga namasyal at nakapag-field trip sa Manila Zoo, sigurado ang ilan sa inyo may litrato kasama ang sikat at dambuhalang atraksyon dito, ang elepanteng si Vishwa Mali o mas kilala bilang si Mali. Siya yung childhood elephant ko sa Manila Zoo nung I was like 5 years old. Nagkaparami sa kanya, summer. Dating ko rito nakita si Mali na 2013, sabungad siya ng zoo. Ngunit nitong Martes, lumagundong ang isang masamang balita. Kinalulungkot ko pong ibalita sa inyo ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Vishwa Mali na mas kilala po nyo sa pangalang Mali dito po sa loob ng Manila Zoo sa ganap ng 3:45 ng hapon ngayon pong araw, November 28. Pero alam nyo ba na bago dumating si Mali sa Pilipinas, meron ang nauna sa kanya. Taong 1977 pa, si Shiva. Na-rescue si Shiva sa isang circus at napunta sa Manila Zoo hanggang namatay ito noong 1990. Naging icon pa nga si Shiva ng isang brand ng foam. Taong 1981 naman, nung dumating sa Pilipinas si Mali, regalo ng gobyerno ng Sri Lanka sa Pilipinas. 11 months lang noon si Mali. Sa loob ng 4 na dekada, dito sa Manila Zoo siya namuhay, dinarayo ng mga turista, pati na ng mga taga-probinsya. Gaya na lang ng tiga-Ozamis na si Kuyen na pinaka-iniingat-ingatan ang litrato niya with Mali nung siya'y 4 na taong gulang pa lang. Siyempre, nagpa-picture kami, kinarga pa nila ako. Ang kulit-kulit ko daw, gusto kong sumakay sa likod ni Mali niya, hindi naman pwede. Makalipas ang 36 na taon, muli pa siyang nakabisita kay Mali. Na-amaze talaga ako kasi akalain mo after 36 years, nandito pa si Mali. Nag-picture-picture ako, tapos nag-video. Yun na pala ang huli nilang pagkikita. Talagang nalungkot po ako, maliit pa ako, nakita ko siya hanggang before na siya namatay. Naiyak ako at saka nahihinayang. Pero sa paastigan ng litrato kasama si Mali, may hihigit pa ba sa dating volunteer caretaker at photographer na si John Chua. Nariyang pinapakain niya si Mali, pinapaliguan, nilalambing, at nakipag-headbutt pa sa elepante. Ito yung best and favorite of Sir John with Mali. May connection talaga silang dalawa. At heto raw ang talagang special skill ni John. May kakayahan daw siyang pahigain si Mali. Ito, naglalaro sila ni Mali. Pero taong 2018, si John namatay. At ang tagapag-alaga ni Mali sa loob ng 2 dekada, si Noel. Ayon kay Noel, si Mali mapaglaro. May time siya na nagwawalis ako, ginuulat niya ako, hinampas ako sa likod, alos lumipad ako, tumalasig ako. Para rin daw itong bata na kung minsan sinusumpong. Pag ayaw niya, ayaw niya. May sign na siya agad. Pag sign niya, yung trunk niya, tinapik niya dun sa likod na paa niyang ganun. Sign na yan na naiirita siya. Pag binigyan mo na ng laruan, hindi mo na pwedeng kunin sa kanya. Intay mong pagsawaan niya para makuha mo. Magiliw din daw si Mali sa kanyang mga bisita. Araw-araw excited siya pagpasok ng visitor sa gate. Ganun ang uso niya yun. Ang itsura ni Mali pag masaya siya, yung tinga niya nagkaklap. Tapos ang uso niya, ganun ang ganun. Sa loob ng 21 taon, memorize na ni Noel ang mga paborito ni Mali. Pakwan, melon, yung banana niya, tsaka yung paborito niyang pineapple tops. Yung dahon lang, yung binabras ko siya. Kasi nakangati yan eh. Ang ugali kasi nila, pagtapos nilang maligo, kailangan may follow up ka. Bigyan mo siya ng sun, ng buhangin, pang scrub niya sa katawan. Ayun ang magiging full boost niya. Dahil ayaw nilang nakakapitan ng mga insekto. Gagawin yan, magpapabras naman. Hindi aalis sa tabi mo yan. Hanggat gusto niya, hindi siya aalis. Ipinatato pa nga ni Noel si Mali sa kanyang likod. Year 2012, pinaglalaban namin siya na huwag alisin dito. Siyempre, part of family na nang si Mali. Para sa akin, pamilya na eh. Kasi andito na yung buhay ko eh. Isa pa, sa kanya rin ako na regular sa trabaho. Walang day off, 24 hours. Pero nitong mga nakaraang buwan lang, ang dating mapaglarong si Mali, unti-unti raw nanamlay.
nalalaman ko sa mata niya eh. Mali, mali, ano nangyayari sa'yo? Sign lang, sign. Ginaganon niya ako. Tapos, yuyo ko, papahima siya ng mukha niya. Parang tao na mingi ng tulong. Biyernes nung nakaraang linggo, ikinukuskus daw ni Mali ang nguso nito sa pader. Senyales na meron itong nararamdamang masakit. Nagiging irritable, paikot-ikot, palakad-lakad po siya. Nakatutok po kami sa pagmomonitor at pag-aalaga sa kanya. Nagpatuloy po ito hanggang nung Friday na walang po siya ng gana kumain. Hanggang nitong Martes, sa edad na 43, si Mali nagpahinga na. Sobrang lakit, mawala. Yung alaga mo na hindi kaya. Hindi ko na kinaya. Tuluyan na akong umiyak na parang umiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko nung time na yun. Na sobrang sakit sa dibdib. Hinipan ko yung mata niya, hindi na kumurap. Wala na. Kumagulgul na ako ng iyak na sabi ko, Mali. Mali. Mali lang ako ng Mali. Tapos parang na akong na-blackout. Mga time na yun, parang nag-down yung sarili ko. Sobrang bigat. Parang ang nawala ng pamilya. Hindi ko siyang ina-accept bilang hype. Ina-accept ko siya bilang pamilya ko na. Sa necropsy findings, parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa bali po. Yun ang leading cause ng pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Sa pagkamatay ni Mali, muli ring nabuksan ang diskusyon tungkol sa karapatan ng mga hayop na mamuhay ng malaya sa mga gubat o sa wild. Sinasara na yung mga elephant exhibit sa iba't ibang mga zoo sa buong mundo kasi maraming mga bagong mga studies na lumabas na hindi talaga angkop ang mga elepante sa mga zoo. Masyadong complex yung mga pangangailangan nila. Si Mali kasi, isang Asian elephant na kilalang social o yung bang mahilig makisalamuha. Sa gubat, parati raw silang sanggang dikit sa kanilang grupo o ang tinatawag na herd. Ang mga elepante kasi, napag-obserbahang meron ding mga emosyon. Dahil sa isolation ni Mali sa Manila Zoo, binansagan pa siyang loneliest elephant in the world. Marami nga po ang nag-aapila na ibalik na po siya, pero matagal na po siyang nasa captive state. Hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Kasi napunta po siya sa atin, 11 months old pa lang po siya. And she's already 43. Hindi rin po natin alam kung pagkadibinalik po siya, kung ano po yung madadagnan niya doon, at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Samantala, ang City Hall ng Maynila at ang pamunuan ng Manila Zoo may mga plano na para sa mga labi ni Mali. Nagsisimula na po kami na magkaroon ng mga talks po with the experts kung paano po natin magagawa yun na ma-preserve po si Mali at mailagay po natin sa museum natin dito. Alagaan itong taxidermy na to para kay Mali. Although, hindi man siya gumagalaw pero at least yung memories nakikita mo pa rin. Si Mali, hindi lang elepante na mag-isang namuhay at pinagkatuwaan ng halos dalawang henerasyon ng mga Pilipino. Para sa marami, bahagi siya ng kanilang kabataan. Sana sa kabilang buhay na wala ng kulungan, masaya na siya dahil sa wakas, si Mali malaya na. Mali, maraming salamat na alagaan kita nung habang panahon. Sobra kitang mahal. Maraming salamat, Mali, sa pagtitiwala mo sa akin. Mamimiss kita. Sobra. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.